natin all with Tavior and wala pong ipuntive din na Panginoon kung palagi tayong nagdadantal. Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video guys, ay gonna be may bago na naman po ako mga tips na ibibigay tayo na sigurado makatutunan tayo. At dahil kahit ngayon guys, ay marami pa rin itong kintin na ganito na hirap labanan guys or hirap hirap i-catch or ito guys, yung mga karamihan na lalo na ngayong pandemya or modular in marami talaga guys na mamatay dahil dito. At itong topic na to na ibibigay ko sa inyo or mga tips, ito ay kung paano labanan ang depression. Dahil guys, na karamihan guys ay mga lalaki ay nade-depress or almost 50% or 50-50 boy or girl ay nade-depress. Dahil sa sobrang pag-iintip or di nalibang or maraming ilang mga ginagawa na hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Ito guys ay very aware po tayo sa ganitong candidate na to. Lalo na ngayon na marami talaga guys na balitaan ko na marami pong namatay na estudyante dahil sa titwantyon ngayon or sa pagiging module. And gaya nga ng mga ginagawa ko and ina-upload ko na channel ko, nag-update ako sa inyo kung ano yung ginagawa ko tuwing nagmumodule ako. So itong tip na to guys ay siguradong makatutulong talaga itong sa inyo, yung mga tip kung paano labanan yung depression. Ito ang 5 tips kung paano labanan ang depression. And before start our video, don't forget to like and subscribe on my YouTube channel and hit yun na yan guys yung tiny bell nito baba at pindutin nyo po yung all para ma-update kayo sa mga video ko. So without further ado, let's go start. Ang first tips kung tayo para may iwanan or malabanan ang depression ay pagiging binti. Kailangan po natin guys magiging binti or marami po tayong ginagawa sa buhay. Dahil kahit maan, siguro pwede kayong mag-shopping or mag-mall or pwede kayo kung may mga gawain kayo sa bahay, kunyari maghugan, maglalaba, and maglaro, and katabi yung mga kaibigan, magdibang po kayo, maglaro ng maglaro, hanggang mapuyat po kayo dahil kalabanan or nararanasan natin yung depression na tamang sobrang pag-iintip guys. Minsan, kailangan din po natin magdibang para malabanan po natin ang depression or maiwanan ng sobrang pag-iintip. And pwede rin po guys kung meron po kayong mga kaibigan na nag-ayati yun na maglaro, maglaro ka lang guys dahil yun guys yung mga way na para maiwanan po yung depression. And kapag nagpuyat po tayo ay makatutulog po tayo agad ng mahimbing dahil nararanasan po na may mga depression ay hindi po talaga nila makatutulog or hindi sila mahimbing tumulog dahil maraming nilang mag-iintip, hindi nila alam kung ano po yung mga gagawin nila, kung paano po nila i-catch yung itang bagay or itang gawain na kailangan nilang tapunin. Dahil hindi naman po ganyan na lahat na kailangan po natin tapunin. Importante na dyan, marunong po tayong mag-time management or imagine natin yung time natin para hindi tayo magsobrahan sa pag-iintip kung ano po yung mga gagawin natin para di po tayo ma-depress. Yun dyan, pagiging binti tayo. Ang tips ko naman din nyo kung paano labanan ang depression, in paghahanap po kayo ng mga makakauntam. And tapos, pwede po yung mga inyong pamilya, kaibigan or mga kapatid kamag-anak na pwede ninyo kausapin para magkaroon kayo guys na communication or hindi po kayo tatamaan or magtobrahan sa pag-iintip gaya ng mga gawain nyo na hindi nyo magawa dahil hindi nyo alam kung ano yung gagawin ninyo. Kaya po tayo nade-depress or nade-depress yun dahil sa sobrang pag-iintip natin kung ano po yung natataranta po tayo, kung ano po talaga yung gagawin natin, kung paano po tayo makasubmit ng mga gawain na kailangan nating tapunin. Kailangan natin guys maghanap ng makakauntam or pwede naman guys ng mga heartbroken. Mga heartbroken guys, mga nakaranan na dyan. So, magaling na po sila maghingi kayo ng mga advice sa kanila kung ano yung gagawin ninyo. Dahil nakaranan sila ng mga heartbroken, siguro mayroon din ang pinaghugutan. Ewan ko sa kanila, pero kailangan talaga guys, maghanap ka na makakauntap mo para
hindi ka ma, ano ba yan, hindi ka matatamaan na depression or hindi ka mantobrahan sa pag-iintip. We need to advise, humingi ka ng advice sa inyong kaibigan, pamilya, kamag-anak, ino dyan, pwede nyo hingi ng advice, yan gan yung second tip na makakatulong talaga sa inyo hang mag-anap na makakaunta. Ang ika-third na tip ko naman na ibibigay sa inyo ay ito, huwag kang iyak ng iyak or never think negative. Dahil gan, kapag iyak natin guys, dyan pa rin yung natitink natin, yung brain natin, not to be think negative. Huwag tayong iyak ng iyak dahil yung iyak natin, minsan dyan tayo nadadala or nadedeprent sa pag-iyak. Dahil gan, ang luha, ang pinaka, kumakapit talaga gan sa depresyo dahil kapag the more kayong umiiyak, the more kayo nakitink ng negative. Never think negative, always positive lang gan dahil di naman po lahat ng tao ay perfect nun. So, kailangan huwag po tayong iyak ng iyak dahil kapag umiyak po tayo ay sigurado di po natin alam paano po yung gagawin natin or pwede tayong mahulog sa depression. Fourth tip ko naman na ibibigay ninyo ay be aware kayo sa nangyayaring sa sarili ninyo. Dahil mintan gan, ako gan, taranasan ko rin ito na magkaroon ng problema gan sa pagbumudyul. Marami rin po akong iniintip gan, yung sobrang taranta ko po, hindi ko po alam kung ano po yung gagawin ko. Dahil yun nga, deadline na ng mga gawain ko dahil hindi pa po ako gumawa dahil marami pa po akong ginagawa noon dahil pinagtabay ko talaga gan yung pagiging active ko sa aking organization and pagiging modular ko dahil I am a student gan, a grade 10 student. Yun gan, super mahirap po talaga doon po and kailangan po natin gan maging aware sa sarili or nangyayari sa atin dahil minsan gan meron po mga taong natataranta o hindi po alam gan kung ano po yung gagawin nila dahil hindi po sila aware kung ano nangyayari sa sarili nila. Palagi pa rin natin gan iintipin kung ano mga nangyayari sa sarili natin and never take time lang po tayo kung kapag meron po tayo problema. Kailangan lang po natin i-down or calm down kung ano po yung pwede natin gawin and intipin po natin kung paano ito mandulunyunan or paano ito maagapan itong problema mo para lalo na para hindi po kayo madepren or matamang pag-iintip ng sarili. Okay guys, yung last tip ko naman, na ika-5 na tip, ay kailangan po natin magdantal before matulog and before po tayo gumiting, and kailangan po talaga natin guys magdantal dahil alam naman natin na yung Panginoon lang po tanging magbibigay ng solusyon sa ating mga problema. Kung kayo po ay may mga problema, pwede po kayong magdantal, matulog, before matulog and before gumiting, and kailangan talaga guys magdantal dahil Lord is always in favor and wala pong imposible din sa Panginoon kung palagi tayong nagdadantal. Ayun na nga muna guys, yung ibibigay ko sa inyo ng mga tip ngayon. Ito po ay mga 5 na tip kung paano labanan ang depression. First, maging busy ka. Maganap ka ng makakauntap mo, pwede kaibigan, friend, pamilya, kamag-anak. And number 3, be aware ka sa nangyayaring sa sarili mo and never kang iyak ng iyak or never think negative. And like a fourth, maging aware ka sa sarili mo sa nangyayaring sa'yo. And number 5, magdantal ka before ka gumiting or matulog. So, ayun, or mabibigay ko sa inyo ng mga advice. So, thank you very much for watching. I hope na may natutunan kayo sa video na to. Give me time's up. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And hit yun na yan, guys, yung tiny bell icon para ma-update kayo sa mga videos ko. So, thank you very much. Peace out. Bye!